Hindi na ako makakabalik na ibang bansa, Rico. Pinauwi na ako ng employer ko dahil may sakit ako. May butas ang baga ako, Rico. At yun din ang dahilan kaya ako umuwi dito. Hindi na ako makakabalik ng ibang bansa. So, wala ka ng trabaho? Wala na, Rico. So, paano yung gastusin natin dito sa bahay? Yan na nga ba yung sinasabi ko sa iyo eh. Ang yabang-yabang mo na magtrabaho sa ibang bansa, eh hindi mo naman pala kaya. Pwes ngayon, wala ka na rin pakinabang sa akin. Hayop ka, Rigor. Wala kang puso. May puso ako, Glenda. Pero hindi na para sa iyo. Hindi para kay Stella na. Babe, kailangan ba hiwalayan yung tunay mong asawa? Kung anak nyo lang din naman yung iniisip mo, kaya ko na maibigay yun sa'yo. Relax. Pupunta rin tayo dyan. Eh, yun naman talagang gusto ko eh. Magkaanak din tayo. Pero sa ngayon, tiis lang tayo ng kaunti ah. Sayang din kasi yung monthly na pinapadala ni Glenda. Di ba nakikinabang ka rin naman? Pag wala nang silbi sa akin yun, iiwan ko rin siya. Promise mo yan ah. Promise. Pero, baka next week nga pala uuwi yun. Baka kasi... Hindi ko alam bakit biglaan eh. Baka kasi namimiss ka lang. Mag-alala. Kahit naman na nandyan siya, eh sayong-sayo pa rin ako. Sweet mo talaga. Susunduin si Mama sa airport? Hindi na. Kaya niya na yung sarili niya. Eh, hindi naman nagpadala yung Mama mo panggastos, pansundo sa kanya. Baka ayaw niya rin magpasundo, kaya hindi siya nagpadala. O ano yan? Welcome banner po, para kay Mama. Drama niyo naman. Ano ba yun? Kita mo nang natutulog na eh. Papa, pwede niyo po bang tawagan si Mama kung nasaan na po siya? Ang kulit mo naman. Sinabi ko nang hayaan mo na yung Mama mo. Darating yun. Uuwi yun. Huwag ka nga masyadong excited. Mama? Mama? Welcome home, Mama.
Mama, na-miss kita. Na-miss din kita, anak. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita din, pa. Salamat sa surpresa mo na to, anak. You're welcome, pa. Teka, anak. Nasaan nga pala ang papa mo? Oh, nasa kwarto po. Rigor. Rigor. Oh, nandiyan ka na pala. North na. Nadelay kasi yung flight namin eh. Kaya medyo late na rin nakarating dito sa Manila. Okay, sige. Matulog ka na. Tapos, bukas ng umaga alis ako ah. Magluto ka. Pakilamanan mo na rin yung wallet ko kahit 5,000 lang. Kailangan ko kasi ng pera bukas ng umaga. Pero Han... sige na, matulog ka na! Eh, bakit ka kasi umuwi? Ano yan, tinatamad ka na lang? Tapos ngayon, nahanapan mo ako dito. Malamang, wala na yung perang pinapadala mo. Dahil nagastos na namin dito. Ang daming gastusin dito, kung alam mo lang, Glenda. Pero lahat, ubos. May utang pa tayo sa sinabay na bayat lupa. Hoy, Glenda. Huwag mo nga akong hanapan ng wala. Ano bang gusto mo ipamukha? Ngayon na umuwi ka na. Na ikaw yung gumagastos dito sa bahay. Na ikaw yung bumubuhay sa amin. Hoy, Glenda, ikaw ang may gusto niyan. Di ba ikaw yung may gusto mag-ibang bansa? Kaya ka! Dahil ambisyosa ka! Hindi ako ambisyosa, Rigor! Ang gusto ko lang ay ang maayos na buhay para sa pamilyang to! Maayos na buhay? Yun ang gusto mo? Eh ginagawa mo kahit matapakan mo yung pagkalalaki ko! Walang ganun, Rigor! Hindi, Glenda! Mayabang ka kasi! Ang gusto mo kasi, ikaw yung magaling. O edi ikaw na. Bita-bita ka masyado. Walang ganun, Rigor. Nagtrabaho ko sa ibang bansa para sa pamilyang to. O edi pagpatuloy mo lang yan. Doon ka na lang sa abroad. Tapos, pagpatuloy mo yung pagtapak sa pagkalalaki ko. Magtrabaho ka na lang doon. Tapos padalan mo kami dito, ha. Hindi na makakabalik na ibang bansa, Rigor. Pinauwi na ako ng employer ko dahil may sakit ako. May butas ang baga ako, Rigor. At yun din ang dahilan kaya ako umuwi dito. Hindi na ako makakabalik ng ibang bansa. So, wala ka ng trabaho? Wala na, Rigor. So, paano yung gastusin natin dito sa bahay? Yan na nga ba yung sinasabi ko sa'yo eh. Ang yabang-yabang mo na magtrabaho sa ibang bansa, eh hindi mo naman pala kaya. Oh, paano tayo ngayon? Visit na buhay to? Umuwi ka na nga na walang ipon, nagdala ka pa ng pagkakagastusan. Visit naman! Hindi na kita ginising kanina kasi mahimbi ang tulog mo. Saka mamaya pa naman yung pasok mo, di ba? Opo. Oh, mag-almusal ka. Tapos, aalis nga pala si Mama dahil may interview ko dyan sa na-playan kong trabaho. Anak. Oh, sige anak, mauna na ako ha. Baka malate pa ako dun sa interview ko. Nakaready na nga pala yung uniform mo. Nakaplansya na rin yun. Ikaw na muna bahala dito, anak, ha? Mauna na si Mama. Mama, salamat. Mama, kaya mo yan. Good luck, Mama!
kumain ka na, anak? Opo, ma. Ikaw po? Oo. Tapos na. Ma, kumusta po? Ngayon, hindi ako natanggap sa ina-applyan kong trabaho dahil sa medical record ko. Ma, pahinga ka na po. Kita ko sa mukha niyo po yung pagod. Ma, alam mo ba kapag malungkot ako at nami-miss kita, dito ako nagpupunta para mag-pray at kausapin si Lord. Lord, ikaw na po bahala kay Mama. Tulungan mo po siya, Lord, sa kanyang problema. Lord, kung pagsubok man itong nararanasan ko ngayon, sa inyo ko na po ilalapit, Panginoon. Alam kong kakayanin ko to. Tulad ng mga pagsubok na binigay niyo sa akin noon at napagtagumpayan ko. Lord, maraming salamat sa pagbibigay ng isang anak na tulad ni Ella sa akin. Dahil kahit bata pa lang siya, ay malawak ang kanyang pag-unawa. Masaya ako at sa iyo niya inalay ang kanyang buhay. Maganda man o pangit ang dumating sa kanya. Salamat, Panginoon. Malaki ka lang? Opo. Rigor, sino siya? Bagong asawa. Napakawalang hiya mo talaga, Rigor. Hindi mo malang naisip ang anak mo? Sus, kung naisangkalan yung anak mo, Glenda, alam mo naman na dito rin tayo papunti. Yung maghiwalay. Kasi, wala nang sustansya tong relasyon natin, Glenda. Naiintindihan mo din tong mga nangyayari to, sitwasyon na to, pag nasa tamang edad ka na. At naiintindihan mo rin yung desisyon ni Papa kung bakit niya nagawa ito. Glenda, tapos na tayo. Tanggapin mo na lang. Wala akong pakinabang sa'yo, di ba? Kaya ka lagi nagbubunga nga. Pwes ngayon, wala ka na rin pakinabang sa'kin. Hayop ka, Rigor. Wala kang puso. May puso ako, Glenda. Pero hindi na para sa'yo. Hindi para kay Stella na. Ella. Iwan ka man ng lahat ng tao sa buhay mo. Ako, hindi kita iiwan.
Pangako, hanggang sa pagtanda mo, sasamahan kita. Hindi mawawala yung love ko sa iyo. Mamahalin kita, Mama. Habang buhay. Paon mo, gawa ni Mama yan. Wow, Mama, cookies. Di ba favorite mo yan? Opo, Mama. Oh, sige nak, pumasok ka na. Basta lagi kang mag-iingat, ha? Opo, Mama. Sige. Mama! Oh, Mama! Anak, bakit? Ano nangyari? Tingnan mo to. Saan galing to, anak? Ma, yung cookies na pinanala mo sa akin, nagustuhan ng mga classmates at teachers sa school ko, ayun, binili nila. Eh, madami naman kaya binenta ko. Mama, naisip ko, dahil sa sarap ng cookies na gawa mo, bakit hindi tayo magbenta, Ma? Tutulungan kita. Ako. Grabe tong anak ko, ha? Bata pa, business-minded na. Ma, gustong kita tulungan, Mama. Salamat, anak. Sorry late ang Mama, ha? Okay lang, Ma. Maagan pa na. Maaga pa na. Maaga pa na, Ma. Teka, anak. Good news. Alam mo ba, may nabentahan tayo may-ari ng isang coffee shop? At may iba't ibang branches dito sa bansa. Nagustuhan niya yung cookies na binenta natin sa kanya. At gusto niya ako ang mag-supply daw ng cookies sa lahat ng branches nila dito sa bansa, anak! Anak, ito na yun! Congrats, Ma.
Sabi sa'yo, si Papa God na bahala sa'yo. Salamat, anak, ha. Dahil sa'yo, hindi sumuko ang mama. Dahil sa'yo, na-discover natin ang cookie business natin. Salamat talaga, anak. At congratulations! Graduate ka na! Pero anak, simula pa lang yan. Ilang years pa ang pag-aaral mo. Congrats, anak. Teka, double celebration pala to eh. Ma, salamat din sa lahat ng ginawa mo para pagsisika para sa akin. Para sa ito, mama. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, anak. Oh, ano? Tara na. Pasok tayo sa loob. You will tell a different story than you.